Shout out pala sa isa sa mga naging clients po namin dito sa Sintrina Alaminos na laging nanonood po ng video natin, ano, si Mr. and Mrs. De La Rosa po ay isa sa mga naging clients namin na napaka-humble po at saka napaka-bait. So maraming salamat po sir sa inyong tiwala at saka suporta sa ating channel. So ayan sir, shout out po sa iyo, maraming salamat po ulit sa pag-avail po ng bahay dito sa Sintrina Alaminos po. So nandito tayo ngayon ulit sa Sintrina Alaminos. This is Charlie Flores, by the way. So ngayon, meron tayong available na Amira na bahay, no? So pupuntahan po natin yung mismong exact location ng Amira na bahay na yon. So kung naghahanap kayo ng bahay at ang preferred nyo po ay Amira na model unit po namin, ito na yung right time para sa inyo para makakuha ng model house na to. Kasi dito po sa phase 1 namin ay talagang sold out na po yung mga Amira namin, kahit yung Raya at saka Lavin na bahay. So let's go. So nandito tayo ngayon sa area ng main road po ito, no? So yung nakikita nyo pong bahay na mga yan sa main road ay ano po yan, model houses po namin yan. So ito yung main road. So pagkatumbok natin ay amenity area na po ito, no? So yung amenity natin hanggang dun sa dulo, tapos yun, malaki po yung block ng amenity natin tapos hanggang dito. Hanggang dito po yung amenity block. Yan, dito sa gilid. Tapos yung available naman po na Amira po na bahay po ay dito sa location na to, yung next block ng amenity po. So kung saan yung may mga nakahalo block sa nakalagay. So, okay, pakita ko na rin sa inyo yung mga halo blocks na gamit natin, ha. So napakakapal ng mga halo blocks na yun. Yan yung ginagamit natin sa construction. Smart block po yan. So eto po ay ang block kung saan located yung Amira po. So ang advantage po sa location ng Amira na to ay dahil sa hindi po mabablock yung view nito, dahil sa amenity po yung katapat. So ang mataas na structure lang naman sa amenity area natin ay yung ano lang, yung clubhouse lang, ano. So ito po yung location na ng Amira na itatayo. So nasa 129 square meters po yung lote nito, hindi po ako nagkakamali. Ayan. So limang bahay lang po yung itatayo dito sa location na to. Ayan. So yung katalikuran po ng bahay niya na sa nakikita nyo, ito po yung location na. So Amira din po na bahay niyan. Tapos doon sa corner ay Lavin, tapos Amira na bahay, tapos Amira ulit, and then Amira, tapos sa corner po ay Lavin na bahay. So lima lang po silang bahay na magkakahilera po. Tapos yung katalikuran nila ay limang bahay din po. So napakalapit lang kasi main road na po yan. Diyan sa dinaanan natin kanina, main road na rin yan. So malapit sa amenity, tapat lang. So ito na po yung amenity, no? Nabablock lang nitong hollow block kaya di natin mag-view ano. Pero ito na po yun. Ayan. Ayan na yung amenity. Hanggang dun po sa kanina kung saan po tayo nanggaling. Tapos ang view nyo po, kapag ito yung location na nakuha nyo ay hindi po mabablock. Yan po yung view nyo. Yung mountain view. Tapos yung view rin po ng mountain po na yon, yung mas mataas na mountain. Medyo ano lang, no, maulap kaya di po natin na view ng maayos yung
Mountain. So ayan, ngayon i-check naman po natin yung mismong model unit ng ano no, nung Amira no. Para makita nyo po yung itsura. So ayan, so nandito tayo ngayon no sa Amira na bahay. So pinuntahan natin kanina no yung exact location mismo ng available na Amira, which is facing amenity area. So napakaganda ng location ng bahay na yun ano, kasi facing amenity siya, tapos hindi pa mabablock yung view mo, lalo na kapag nasa attic area ka, kasi may mga view po doon ng bundok eh, kita siya. So since na wala namang mataas na structure doon sa amenity area, so hindi mabablock yung view niya. So maganda siya dahil sa amenity pa lang, syempre maganda yung amenity ni Sintrina eh. So ayan, so ngayon i-recap lang natin itong Amira na bahay no, kasi wala tayong maayos na video sa bahay na to, dahil sa inaayos pa yata yung model unit na to before, nilalagyan pa lang ng gamit. So ngayon check natin. So shout out pala sa aking sa clients namin dito sa Sintrina Alaminos no, na si Mr. and Mrs. De La Rosa po. Isa sa napaka humble na client namin, napakabait. Kumuha sa amin ng Lavin na unit. So maraming salamat po sa iyo, sir. So ang Amira na bahay po ay 4 bedrooms din. Tapos merong attic siya. Yung attic po ay pwede natin gawing kwarto or di kaya entertainment area or office area, depende na po sa inyo. So meron po itong tatlong toilet and bath, isa sa ground floor, isa sa taas as common toilet, at tapos isa po sa master's bedroom. So silipin lang po natin saglit itong bahay na to para magkaroon po kayo ng idea kung ano ba yung nasa loob ng Amira, kung ano ba yung itsura kapag nalagyan na po ng gamit yung mismong bahay po. So itong model unit po na to ay 121 square meters lang po yung lote. So halimbawa corner po kayo, so mas malaki po yung magiging lote nyo po. So possible po ay yung latest po na nakuhang unit po namin na corner po, nakakabukas lang din, ay nasa 151 square meters po yun. Kaya lang paunahan po tayo, kung gusto nyo pong makakuha agad ng magagandang location ay mag-issue na po kayo agad ng mga kumpletong dokumento po, pati reservation fee po, para mahanapan kayo ng magandang location ng unit at di kayo maunahan ng iba. So ito po yung carport nya no. So yung property boundary po ng 121 square meters na to ay mula po dito hanggang dun po sa kanina yung pinuntahan natin. So dito po yun sa location na to, hanggang dito po. Yan yung may nakikita nyo pong monument po. So single detached po ito na bahay. Let's go sa loob. So again, solid panel door po yung ano natin no, pintuan natin no. So matibay po yan, mahogany po yung usual na panel door na ginagamit natin. So ayan. So dito tayo sa area ng living. Okay, sa actual turnover po ay kasama na po itong design sa ano no, design sa ceiling no. Ganyan na rin. Tapos ito yung extension sa living area. Pero pwede rin natin gawin po iyan na malagayan ng mga cabinets po. So ayan. So ito yung dining natin. Tapos ito yung CR natin. Ayan. So actual turnover na po ito ng sa CR no. So wala na kayong masyadong ipapaayos pa. Ayan. So ito yung kitchen. So actual turnover na rin po yung sa kitchen, i-remove lang natin yung mga kitchen cabinets dito sa
taas, no? Tapos yung mga gamit na nakalagay. So, yung sa dining nyo po, habang nakain kayo, pwede nyo pong i-open itong sliding door na to para presko po, mahangin po. Ano? So, check natin yung area na to. Ayan. So, oops! Nalakas ang hangin. So, ayan. So, yung area na to, no, pwede nyo room for expansion in the future, no? Sarado ko lang saglit kasi medyo mahangin. Ay, ay, ay. Ayan. So, ito yung sa bandang likuran nyo. Mula po dito sa mga halaman na to. Ayan, ito po yung susundan natin, no? Yung firewall sa likod. So, ayan. Tapos, yung lote naman ito, eh, hanggang dito po. Tapos, diretso natin dito hanggang sa may poste na yun. So, let's go back. So, ayan. So, pwede nyo pong pabubungan ito, no? Para ma-maximize nyo po yung space dito sa likod. So, ayan. So, ginawan lang. Ito yung, ano, yung maliit na room sa baba. Ito po ay for maids area po actually ito. Pero ang ginawa dito sa model unit ay office area po. So, ayan. So, ito ginawa lang siyang extension ng living area. Pero actually dito pwede kayo maglagay ng built-in na cabinets, no? Tapos ihahang nyo po yung TV dito sa area na to. Alright. So, ito naman yung control. Breaker po. Control ng lahat ng ano po. Sa aircon, sa kuryente. Kung ano lang yung papatayin nyo, for example, na kuryente, sa ground floor lang, sa attic, or di kaya sa second floor, ay pwede po. So, ayan. Sa hagdanan po natin, ay nakaano po ito, no? Nakabuhos po ito, ay, no? Tapos, pinatungan po ng makapal na wood planks. Tapos, kita nyo naman, kumbaga, naka-glass yung halos lahat ng windows natin dito. So, maraming windows. Ayan. So, ito yung pagkaakyat nyo. So, hindi siya masikip, no, pagkaakyat. Hindi masikip yung hagdan. So, nandito na tayo sa second floor. Yung tiles ng second floor po natin ay ganitong-ganito na po yung actual na turnover, except yung mga gamit kasi naka-interior po ito. So, yan yung balcony natin, pero pinakalas na natin yan. So, dito muna tayo pagkaakyat. Yung first na makikita natin is yung first na kwarto po dito sa second floor. Ayan. So, kapag i-turnover sa inyo, may kasama na rin pong provision para sa aircon. So, ganyan po kalaki ang kwarto. So, first kwarto sa taas, tapos first CR naman ito sa taas, common CR. Ayan. So, again, 99% ito na po yung actual turnover except yung salamin. So, let's go sa second room sa taas. Ayan. So, may dalawang bintana. No? Dalawang bintana. So, pwedeng buksan na lang yung bintana para mas makatipid sa kuryente. Tapos, may provision na rin tayo for air condition unit. So, let's go sa master's bedroom. So, napaka, ano, no? Yung glass ng master's bedroom nito ay parang yung mga glass na ginagamit sa condominium. Tapos yung ceiling natin sa master's bedroom ay ganyan na rin yung turnover. Except yung kulay ng wall sa bedroom na to kasi hindi po ganyan. Dusty white po yung turnover. Yung ano natin, yung sahig ay ganyan na rin po yung actual turnover. So ito yung may nilagay silang ano dito ng mga cabinets. So hindi po kasama yan, for idea lang po. So, ito yung pinaka CR sa master's bedroom. So, yung CR po na to ay ganun na rin po yung turnover, no? Except yung salamin po dito at saka yung mga
candle at saka yung lagayan ng candle, hindi po siya kasama. So may mga provision na rin po yan for water heater, no? So ayan. So kita nyo naman na kahit walang balcony po mismo dito sa master's bedroom, okay lang kasi full glass window naman po yung ano nyo. Ayan. So kung type nyo po yung ganitong klaseng bahay, no, dito sa Sintrina Alaminos. Dito po sa Sintrina Alaminos, kapag may ma-open po na inventory po ay napakabilis lang pong maubos. So para po kung makapag-comply kasi kayo ng mga requirements, syempre kung may magagandang location, mabibigyan po namin kayo agad. So let's go sa pinaka-highlight ng bahay na to, no. Ito yung attic. Kasi sa madalas po na mga ino-offer na bahay po dito sa area ng Laguna ay wala pong attic except po kay Sintrina. Siya lang po yung nag-o-offer ng mga ganitong klaseng ano po, space, add-on space sa bahay po. Madalas kasi ay up to second floor lang, di ba? So, ito pong attic na to ay pwedeng gawing entertainment area, guest area. So, pwede nyo po itong ipa-enclose tapos palagyan ng air condition unit. So, ayan. Depende na po sa inyo. Pwedeng office area, study area, sa kids, or play area. Personal po. So, ayan. So, kung meron po kayong question with regard sa project na to or sa bahay na to, ay mag-message lamang po kayo. Ano, no? And by the way, bago ko po makalimutan, ang starting price po ng bahay na to ay nasa... pag mga prime location po, especially yung sa amenity area, yung price po as of now po ha, nitong May ay 7.4 million po. Ang lote po nun ay nasa 128 square meters po. So ayan. So andito tayo sa balcony area. So depende pa rin po naman. Ang price naman ng Raya ay hindi po lahat ay 7.4 million. For example po, makakakuha kayo ng mga nasa perimeter area or yung mga nasa cul-de-sac area. Syempre po, yung mga price po ng bahay na yun ay hindi po natin pwedeng ipresyo same po nung facing amenity. So mas mababa po dun yung ano, yung magiging presyo natin. So kung gusto nyo po makahanap ng ano, kung hindi naman nagmamatter sa inyo yung ano, no, yung location, more on ano kayo sa laki ng bahay, kung same lang ganito yung same lang yung laki dito sa Amira na bahay yung gusto nyo, makakahanap po tayo niyan. Kaya lang syempre kailangan nyo pong magkumpleto agad ng reservation documents. Ano ba yon, yung ano, 2 valid IDs, proof of income, kasi meron tayong income na kailangang ma-meet, ano. So yung income naman natin ay nagbe-base sa gross, tapos pwedeng combined income rin. So tapos proof of billing, tapos yung mga the rest ng documents po na kailangang pirmahan ay manggagaling na po sa amin at saka sa pwede rin po dito sa office. Pwede rin pong online, isi-send namin yung documents sa inyo online tapos isa-sign nyo po through online signature po or online signing po. So ang dito naman sa Sintrina, hindi nyo po kailangan magbigay ng malaking down payment agad-agad, no? Kasi pre-selling naman po ito. For as low as 10% down payment po, ay pwede na po kayong makapag-own ng Amira na bahay, no? So, ang 10% down payment po natin ay pwede po nating bayaran ng up to 24 months. So, napakagaan lang po. So, yung iba po kasi ay 20%, 25%, 30% yung required na down payment nila. So, ayan. So, kung gusto nyo pong makakuha ng ganitong klaseng bahay, mag-message lang po kayo directly sa akin. Sa aking Viber, WhatsApp, at saka Telegram po na number, which is 0975-576-0927. Or di po kayo, mag-direct message po kayo sa aking
Messenger or di po kaya sa aking Facebook account na Chari Mar Flores po. Yun po yung naka-family picture po, no? Kasama ko yung asawa ko at saka yung anak ko po. So, ayan. So, recap tayo. Ang Amira na bahay po ay 4 bedrooms na merong attic. Tapos merong tatlong toilet. Tapos merong balcony at saka garahe. Tapos ang floor area niya po ay 142 square meters. Tapos ang minimum lot area naman ay 121 square meters. So, ibig sabihin, meron pa pong lot area tayo na makukuha na more than 121 square meters. Depende po yun kung corner lot or irregular lot po. So, ayun. Maraming salamat po. Kung gusto nyo po makakuha ng update from time to time, ay mag-subscribe lamang po kayo sa aking channel at i-like nyo na rin po. So, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Again, this is Chari Flores and see you on my next video. Bye-bye!